Hello guys. Nandito na naman ulit tayo ano. Ito po ay ipapakita ko sa inyo ang simpleng koneksyon ng car AC wiring diagram. Ito po kung nakikita nyo. Ito pong car AC wiring diagram ay binubuo ng battery, ignition switch, fuse, relay, trinary switch, AC motor, toggle switch, temperature switch, cooling fan, AC thermo switch, ang on-off toggle switch, optional lang po ito. So ngayon, magsisimula tayo dito sa battery papuntang B ng ignition switch. Tawid dito ng accessories papuntang fuse. Fuse papuntang 86 na relay. So, ang 30 dito, galing ito ng battery na hindi nadadaan ng ignition switch. So, dalawa ng supply dito sa relay natin, ano? Tapos, itong 55 ground. So, dito sa temperature switch, okay, pag tumaas na yung temperature, saka magko-complete circuit. Saka papalo ito at tatakbo dito sa trinary switch. Saka pag gagana ang AC motor natin. Okay. Gagana ang AC motor. Gagana ang cooling pan natin. Ito siya. Pag bumaba naman ang temperature nito, so magka-cut off ito. Mawawala ng circuit itong ground ito. Tapos babalik dito yung current, mapuputol ito. Mawawala ng supply dito. Kaya mamatay ang cooling pan at mamatay din ang AC motor. So, pag tumaas na naman ulit, ganun lang ulit. Pagko-complete circuit itong temperature switch. At saka, papalo dito sa cooling pan. At gagana din ito ang AC motor. Okay. Ang problema na tinatanong ng karamihan, bakit hindi gumagana ang cooling pan niya? Kahit mataas na yung temperature. Kasi minsan ito sisira po ito. Temperature switch. Okay. Pero madali lang naman malaman kung temperature switch ang sira or ang cooling fan mo. So, kukuha ka dito ng supply. Kung may wire ka, live. Supplyan mo lang ito kung gagana o hindi. Kung hindi, itong sira ang cooling fan. Pero pag umana yung sinag-diary ka mula dito sa battery, ang problema mo itong temperature switch. Okay. Yan lang guys ang problema. Madali lang naman salbaran. Kung mayroon kayong diagram na ganito, titingnan nyo lang. Madali nyo makita yung trouble kung saan nyo tutumbukin. At saan kayo magja-jump, jumper o paano mag-testing. Yan lang guys. Sana po nakatulong sa inyo. Kung may mga problema kayo sa car aircon nyo, tingnan nyo lang po itong diagram na to at i-analyze ng maayos. Maraming salamat guys. Sana nagustuhan nyo ang video na to. At abangan nyo pa yung susunod kong mga video. Maraming salamat po.